Nakipagkasundo si Pangulong Marcos kay U.S. President Joe Biden na bumuo ng bilateral defense guidelines sa gitna ng issue sa South China Sea. Nangyari yan sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa White House sa Amerika. Muli namang binigyang diin ni Biden na didepensahan ng Amerika ang Pilipinas sakaling may umatake rito. Bilang suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, magbibigay ang Amerika sa Pilipinas ng 6 na patrol vessels at 3 aircraft. Sinabi rin ni Biden na magpapadala siya ng trade and investment mission na binubuo ng mga respetadong business leaders ng Amerika na posibleng mamuhunan sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos na naidetalye ang mga paraan ng pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Amerika. It's only natural that for the Philippines to look to its sole treaty partner in the world to strengthen and to redefine the relationship that we have and the roles that we play in the face of those rising tensions that we see now around the South China Sea and Asia Pacific and Indo-Pacific region. Use your phrase. To evolve as we face the challenges of this new century, and we are facing the challenges. You know, I can't think of any better partner to have than you. Humarap din si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Amerika at nagpasalamat sa kanilang ambag sa ekonomiya. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.